Nasimula ng umaga at damhin ang pagpapala. Araw ay gawing payapa na espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa. Tayo ay mga pinagpala na tanging sambil ng puso.
simula ng umaga at damhin ng pagpapala. Araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambil ng puso. Kalooban ng Diyos na igalang natin ang mga batas na umiiral sa mundong ito. Pero lalong dapat nating igalang ang mga palatuntunan at kautusan ng Diyos. Gaya ng mababasa natin sa aklat na isinulat ng kapatid na Isagani Capistrano na pangunahing lingkod ng Most Holy Church sa Daily Reflection na Gold Dust ay ganito po ang ating mababasa. However, the person who continues to study God's perfect teachings that make people free and who remains committed to them will be blessed. People like that don't merely listen and forget. They actually do what God's teachings say. James chapter 1 verse 25. God has given us His commands. If we obey His commands, we are testifying that we love Him. We cannot prove our love for Him by merely saying it. He wants us to live according to His laws. His laws are perfect, and obeying them gives us life. First, they liberate us from the sting of death. Through His laws, God has given us the power to triumph over sin. Secondly, if we dedicate ourselves to obeying His laws, God will bless us. He will continue to shower us with His love, care, and affection. He will make us happy and secure in Him, because we are recipients of these wonderful gifts. By obeying His perfect laws, we increase in faith and our hopes do not waver, whatever happens and wherever we are. Obeying His laws is like food to us. We cannot live without it. We do not forget to do it. It is our life. That is how we live. We obey Him with all our hearts, minds, souls, and strength. Sa akin, mamamagawa na
kami magiging. O Panginoon, Ikaw na nga ang mauna. Susunod na kami nang walang pag-alala. Malayong man ang lakbayin, may pagsubok mang haharapin. Ahapag kami magiging, dahil Ikaw ang kapiling. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang hindi pagsunod sa batas, trapiko, gaya ng no swerving, ay isang delikadong paglabag na maaaring magdulot ng pinsala sa gumawa nito at sa mga nakapaligid sa kanya. Pero gaano kayang pinsala ang ibubunga kung ang swerving ukol sa espiritu na pamumuhay ang magawa ng isang tao? Ating alamin ang sagot sa pamamagitan ng ating Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga tagapakinig. Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Have a blessed day. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakay sa araw na ito ay aking pinamagatang No Swerving. Kung tayo pinagdadrive, halimbawa ng kotse o kayong motorbike, may makikita tayo sa lansangan nakalagay doon, No Swerving. Ano ba ibig sabihin ng No Swerving? Una muna, alamin po natin yung salitang swerve. Ano ba ibig sabihin noon? Sabi po sa isang dictionary, change or cause to change direction abruptly. Sa Tagalog, yung bang magbago kang bigla ng iyong direksyon. Kumbaga po sa nagdadrive ng kotse o kaya ng isang motorbike, ay yung bilang bigla kang kakaliwa o kaya ay kakanan. Hindi ka man lang sumisignal, di ba? Oh, so, no swerving. Ang ating pong tinutukoy naman dito ay yung pong matuwid na ating pagtahak sa landas na pinalalakaran sa atin ng Panginoon. No swerving. Huwag kang biglang-biglang liliko, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretso lang. Alam niyo po sa ibang bansa, at maging sa atin din naman, pagka sinisipag, eh, lagi namang masipag yung ating mga enforcer. Pag nakita nag-swerve ka, eh kakawayan ka na niyan, titikitan ka na. Sa ibang bansa, gayon din po, bagaman sa ibang bansa, high-tech po sila, nare-record po yung sa kanilang mga CCTVs at magugulat na lang yung tao may dumarating ng penalty sa kanila. So, yung pagsuswerve, it is a traffic violation. Minsan, pinagmumulan din po yan ng road rage, di po ba? Eh kasi, meron kang nasa likod eh. Eh, bigla kang kakaliwa. Parang makakat mo siya. O, bubusinahan kang malakas. Eh, mainis ka ngayon. Bababa na kayo. O, ayan. Road rage na. So, para makaiwas po sa gulo, sa disgrasya, no swerving. At para makaiwas sa gulo, sa disgrasya, sa ating pananampalataya, sa matuwid na paglakad, no swerving. Kasi po, nagkukos po yan ng road rage, ng accidents, ng fatal na pangyayari. Ibig sabihin, deadly. Di ba ba? O, pagka nag-swerve ka, maring meron kang mga side swipe na naka-motorbike. Hindi mo nakita, may dumarating pala. O, masasagasaan mo yun, o kaya masasagasaan ang kasalubong nyo. Laking problema. Bigla ka nag-swerve, meron kang nabunggo sa kanan mo na mamahaling kotse. Eh, ikaw may kasalanan. Hindi naka-insured yung kotse mo. Patay ka na. Di ba? So, yun po ang mga hindi magandang idinudulot ng swerving. Yung biglang liko, sudden cause of change of direction, abruptly. Yung pong mga hindi mabuting idinudulot. Alam niyo po sa isang talata sa Bible, sa Proverbs chapter 4, verse 27, ito pong nakasulat.
Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. So, biblical din pala yung no swerving. Di ba? Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. So, huwag kang magbabago ng direksyon. Layo mo yung paa mo sa kasamaan. Yun lang pong ibig sabihin noon. Maging tuwid tayo sa ating paraan ng ating pamumuhay. Minsan, alam nyo, tayo po, sa pagtataguyod ng ating pananampalataya, nakadarama tayo minsan ng kalungkutan, di po ba, pighati. Minsan, nagiging uninspired tayo, nadi-discourage tayo. Sa mundo pong ito na talagang full of hectic schedules, di po ba? At yung unending responsibilities, o lagi kami babayaran ng mga bills, meron kang pananagutan sa iyong mga anak, and lots of distractions, di po ba? Yung mga napapanood sa television, yung nababalitaan sa paligid, those are distractions. Alam niyo po, it is easy to unintentionally drift away from God. Hindi man gusto ng tao dahil po sa kanyang business, dahil po sa mga distractions, dahil po sa unending responsibilities, nakakaligtaan ang mga bilin ng ating Panginoon. Nakakalimutan ng Diyos at sila po'y nakadaranas ng changing of direction. Di ba? Nagkakaroon sila ng swerving, hindi man nila sinasadya. Maring sila po ay dati talagang dedicated, maglingkod sa Diyos, gumawa ng mabuti, magpakabait. Pero dahil sa mga responsibilities, dahil sa mga distractions, dahil sa mga nakikita sa environment, nababago po yung direksyon ng pananampalataya. Di ba? We have to focus back to the Lord. Hindi po maaaring madaling gawin yon, but the Bible provides the solution. So pagka nakita po natin, nalilisya na tayo ng daan, nagsuserve na tayo, we should go back kung saan po tayo dapat na pumunta. At yung Bible po, merong laging solusyon. Sa Isaiah chapter 26, verse 3, ito pong nakasulat, "You keep him in present peace whose mind is stayed on you because he trusts in you." Ulitin ko pa, "You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you." Yung daw pong tao na may nagtitiwala sa Panginoon at nananatili sa piling ng Diyos, eh, nakararanas siya ng perfect peace sa kanyang buhay. Eh, kaya lang nga, may mga tao, di ba, nagsuserve nga, nalalayo sa Panginoon, nawawala ng kapayapaan sa buhay nila. So para po mabalik tayo sa tamang direksyon, we need to get back sa piling po ng Panginoon at lagi tayong magtiwala sa Kanya. Alam niyo po, paano natin magagawa ito? Una, we must always find time to pray. Pagka po nakita natin na tayo naliligaw ng landas, nagsuswerve, find time to pray. Manalangin sa Panginoon na kaawaan niya tayong patuloy. Tulungan tayong huwag madaik ng mga distractions ng ating unending responsibilities, di po ba? And always find time to reflect. Mag-reflect po tayo, how are we doing? Anong nangyayari sa buhay natin? Saan tayo patungo? Dapat po nating pag-aralan yan. At religiously, we must attend worship services. Ibig sabihin po, huwag pababayaan. Gano'n ka man ka-busy, ano man ang problema o lalahanin. Lalo na nga kung mayroon tayong alalahanin, mga tuksong kinakaharap, mas lalo natin kinakailangan dumalo religiously sa worship services. Yung pong ibig sabihin religiously, talagang ano man ang dalahin mo, ano man ang problema, lagi na gagawin po natin yung magsamba, sumamba sa Panginoon. Eh kasi alam nyo, mayroon isa akong tao na kilala. Eh, nakaranas po siya ng urinary tract infection. Nagkaroon siya ng UTI. So, pinayuhan po siya ng doktor. Sabi ng doktor, "Oh, minum ka lagi ng buko juice, ha? Religiously, araw-araw, minum ka lagi ng buko juice." Ang ginawa po ng taong ito, kapag minum ng buko juice, nakaluhod. Eh, nakita siya ngayon ng kaibigan niya, "Oh, pare, ba't nakaluhod ka habang minum ka ng buko juice?" Eh, sabi kasi ng doktor ko, "Religiously, minum ako ng buko juice."
Akala niya po, yung religious leaders. Eh, yun ang nakaluhod siya, sumasamba sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng religiously, talagang hindi mo pababayaan, di ba? Lagi mong gagawin. So, isa pong paraan para makafocus tayo palagi sa Panginoon, huwag tayo mag-swerve. Religiously, dumalo po tayo sa mga pagsamba. At malaking tulong din po, mga kapatid, have morning devotions. Sa umaga, pagkagising pa lang, salamat po, Panginoon, ingatan mo kami sa pagtulog. Salamat po, Panginoon, patuloy mong binibigyan kami ng lakas ng buhay at magbasa po tayo ng Biblia. Mag-reflect po tayo sa maring napakinggan natin sa mga programa sa iglesia, sa MHC Media. Di po ba? Mag-reflect po tayo sa ating napakinggan na sermon. Yun po ang mga paraan para huwag tayong madaig ng masamang hibo ng ating kapaligiran. Di ba? Para talagang nakafocus tayo sa tamang direksyon. Sa Colossians chapter 3 verse 2, sabi doon, "Set your minds on things that are above, not on things that are on earth." Di ba? Doon ka tumingin sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na narito sa lupa. Kaya lagi po nating tanongin ang ating sarili, what really is more important? Ano ba talaga yung mas mahalaga? Pamilya o trabaho? Yung kalusugan o yung kalayawan? Di po ba? Yung pananampalataya o yung kaibigan? Marami po tayo dapat natimbangin at pag-aralan sa ating buhay para hindi po tayo malisya at mapahalagahan talaga yung mga bagay na mahalaga ukol sa langit. Kaya sabi nga po, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. At tanongin natin, ano ba talaga mahalaga? Di ba? Mahalaga yung pamilya. Kung nagtatagumpay ka nga sa negosyo, sa trabaho, napapabayaan mo naman yung asawa at yung mga anak. Di ba? Nagtatagumpay ka nga sa pag-aaral, sa iyong career, napabayaan mo naman ang iyong ministeryo. Sa church, di po ba? Nangyayari po yan. Honor student ka nga, marangal ka sa estudyante, pero hindi ka marangal sa harap ng Panginoon. Di ba? So, yun po ang mga bagay na dapat nating tingnan. Sabi nga, always begin with the end in mind. Mahalaga po ito, mga kapatid. Pero po akong alam, isang tao, pagka siya bibili ng libro, tinitingnan niya na kung ano yung ending. Kasi ayaw niya po na malungkot sa huli. Kaya ayaw niya po na yung trahedya, yung ending ng isang libro. Kaya gusto niya, pag nakita niya, happy ending. Para pagkatapos, eh masaya siya. In a way po, sa isang pagtingin, sa buhay natin gayon din. Kung may isang bagay po tayong gagawin, ano kaya ang ending nito? Di ba? We must always begin with the end in mind. O bakit ba ako mag-aaral na mabuti? Sa end in mind mo, gusto mo makapagtrabaho, magkaroon stable job. Sa hulihan ng iyong isip, gusto mo makatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong mga magulang. Gusto mo maging blessing ka sa nakapaligid sa iyo. Begin with the end in mind. Alam mo na magiging dulo noon e pagpapala at kabutihan. Pero halimbawa, naging promiscuous ka sa iyong mga desisyon, naging adventurous ka, di po ba? Sumaba ka sa mga bagay na hindi nararapat. Premarital sex, di po ba? Yung mga addiction. Ano ang end niyan? Anong dulo niyan? Diyak po, kalungkutan. Hindi pagkatupad ng mga pangarap. So we must always begin with the end in mind. O may asawa ka na, natutukso ka ngayon, magkaroon ng relationship sa iba. Begin with the end in mind. Anong dulo niyan? Trahedya. Di ba? Huwag mong ituloy kasi ang dulo trahedya. Pero ang dulo, kung alam mo yung mabuti, ituloy natin. Di po ba? O halimbawa, gusto mong magkaroon ng ministry sa church. Gusto mong maging manggagawa, gusto mong maging diakono, diakonesa, mga awit kaya. O, gandang simula niyan. Ang dulo niyan, kasakdalan. Pagiging dapat sa Panginoon. So, pagbutihin mo. Di po ba? Samantalang ang sisimulan mo, barkada, kalayawan. Ano dulo niyan? Di po ba? Kapahamakan. So, always begin with the end in mind. Tandaan po natin, we must always remember, we are just tourists here on earth.
Meron tayo po yung mga turista lang, pasamantala lang po tayo dito sa lupa. We have a purpose or goal as God's people. Meron pong plano ang Diyos para sa atin na mas maganda at dapat po nating gawin at pagbutihin. Meron pong magkaibigan, nagpunta po sila sa isang burol na may mga puno rin naman, may mga damo. Sa haba po ng kanilang nalakbay at nalakad, naubos po yung kanilang inuminan, yung tubig na dala. So uhaw na po sila. Hanggang sa makakita po sila ng isang pond o parang lake na ang nakita nila, ang very beautiful, ang layo po kasi nila, nasa mataas na dako sila, nakakita sila ng isang lake, kulay blue, ang ganda. So nabuhayan po sila, lumakas ang pag-asa. Finally, makakainom na rin tayo. Tsak, maganda ang tubig dyan. Kasi ang ganda sa malayo eh. So ginawa po nila, dali-dali silang bumaba dun sa burol at papunta dun sa magandang lake. Nung malapit na po sila dun sa lake, nakita nila napakaraming palaka o frogs. Talagang tumatalon dun sa lake at kita nila malabo. Hindi naman pala ganun kalinaw yung tubig. So bagaman uhaw na uhaw po sila, hindi nila sinangkang uminom man lang nung po sa tubig ng lake na akala nila nung malayo eh malinis at maganda. So nauhaw po sila at nagpatuloy na naglakbay na nauuhaw. Ano po ang lesson po dun sa pangyayari, mga minamahal na kapatid? Ang lesson po dun, sometimes we see something that looks so good that we believe it must be God's plan for us. Diba? Sometimes may mga bagay tayong pinupurso sa ating buhay na ang ganda. Parang ano eh, maganda sa pakiramdam, sa puso. Inisip tuloy natin, ito ba talaga, ito na yata plano talaga ng Diyos. Pero in the end pala, hindi 'yon. Di po ba? Katulad po ng pangyayaring yaon. Kala nila linis ng tubig, kala nila napakaganda talaga ng lake. Sa malayo pala maganda, pero hindi pala 'yon pwedeng inuman. So ganun din po sa buhay natin. Baka tayo may mga pinupurso ng mga bagay na naglalayo na sa atin sa Panginoon. Eh dito, yumayaman ako. Dumadami kaibigan ko. Diba? Na-expose ako sa maraming mga tao. Eh baka naman wala ka ng panahon sa Diyos. Baka naman wala ka ng panahon sa pamilya mo. Di po ba? Baka wala ka ng panahon para gumawa ng kabanalan. Tila maganda, materially, physically. Pero spiritually speaking, papunta sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, tignan po natin ang direksyon ng ating buhay. Saan ba tayo talaga papunta? Saan ba tayo patungo? It is not always what it seemed to be. We need the guidance of the Holy Spirit para po ipakita sa atin kung yun ba talaga ang plano ng Diyos sa ating buhay. So mga kapatid ha, yakin po natin na hindi tayo nagsuswerve doon po sa daang pinalalakaran sa atin ng Panginoon. Dire-diretso lang. Lakad na matuwid ayon sa kalooban ng Panginoon para hindi tayo maka-aksidente, hindi tayo ma-aksidente, hindi tayo mapahamak. So, no swerving ha. Ang pag-uusapan po ay ang matuwid na pamumuhay, matuwid na ating pagtataguyod ng ating faith o pananampalataya. Yan po ang ating kabanal-banalang pananampalataya mga kapatid. Nakasulat po yan sa Biblia. Maging matuwid sa ating mga hakbang, sa ating mga paglakad, lumakad na may kababaan, nakasama ang ating Panginoon. So sa huli, lagi po tayo maging joyful. We must always rejoice. Di po ba? Sapagkat binigyan tayo ng magandang direksyon ng ating Panginoon. We must always be prayerful na mapanatilihan po natin ang matuwid na paraan ng pamumuhay. At tayo po yung magpasalamat sa Panginoon sapagkat palagi na inaalalayan niya tayo, tinuturo niya tayo sa tamang daan, sa tamang road na dapat po nating puntahan sapagkat nagmamalasakit po siya sa bawat isa sa atin. So, we must listen lang talaga sa kanyang mga instructions. So, sana po mga kapatid, ang mga paalalang ito sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, ay ating mapag-isipang mabuti at magawa po natin ang mga kinakailangang mga bagay to honor the Lord at para po pagpalain niya tayo sa takdang panahon. Ito pong nawa, ipagpala sa ating lahat ng kataas-taasang Diyos, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pumatanghal.
Sana ay naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang tunay na pinagpalang araw para po sa inyo. Bago po natin isara ng tuluyan ang programa, nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang ipanalangin po kayo. Pati na ang lahat ng kasama po natin ngayon. Hilingin natin ang kanyang guide, kalakasan at karunungan sa pagharap natin sa araw na ito. Ipanalangin natin na siya ang manguna sa ating bawat hakbang at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panibagong pinagpalang araw sa aming buhay. Nakatitiyak po kami, ito ang kalooban mo sa lahat ng iyong mga nilikha sa bawat araw ng aming buhay at sa amin pong buong buhay, sapagkat wala kang hinangad kundi ang kabutihan namin, wala kang hinangad kundi ang magkaroon kami ng tiyak na direksyon sa amin pong mga buhay. Panginoon naming Diyos, at pinagpapasalamat namin ang napaka-importanting pagpapaalala mo na mga nakikita naming palatuntunan at batas sa komunidad na aming kinabibilangan. Tunay, sa isang pagtingin ay napakadelikadong totoo na kami ay lumabag, kung kami man ay mga driver, sa mga batas trapiko. Subalit, salamat sa pagpapaunawa. Nakita namin na mas delikado sa espiritual na aspeto na maintindihan namin ang lumihis pa kami ng landas kung meron ka ng tiyak na direksyong binibigay sa amin. Panginoon, salamat sapagkat pinakita mong ayaw mo kaming masaktan, ayaw mo kaming mawalay, at ipinakita mong ayaw mo rin na kami ay makasakit kung kami ay lilihis pa sa direksyong ibinigay mo sa amin. Ito po sana ang malinaw na naunawaan ng lahat ng aming mga kaibigan, at napakahalaga na maibahagi namin ito bago pumasok sa eskwelahan ng aming mga anak, bago pumasok sa trabaho, bago namin itaguyod ang aming mga priority sa buhay, lalong-lalo na ang direksyon na ikaw ay patuloy naming mapaglingkuran upang mapabuti ang aming buhay. Huwag kaming makalabag dito, Panginoon. Kaya salamat sa patuloy mong paggabay at sa pamamagitan ng programang ito na ipaalala sa amin ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong banal na kalooban. Ito po sana ang maging pagpapalang tanggapin namin mula sa pagkarinig ng mensahe sa programang ito. Hanggang sa pagtatapos ng maghapong ito, maramdaman namin ang iyong basbas at pagpapalang totoo ay napasa aming lahat, lalo na po sa amin pong mga viewers. Idinadalangin namin ito at sa mga susunod pang pagkakataon ay patuloy nilang hangarin na tanggapin ang mga pagpapalang mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinihiling po namin ng lahat, Panginoon, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa Landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!